kapangyarihan sa pamamagitan ng tula, patalasan ng isip, paligsahan sa diwa bilang parangal sa ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Ito ang inyong Balagtasan! Narito ang paksa ng ating balagtasan. Dapat ba o hindi dapat na lumahok si Manny Pacquiao sa politika sa halalan sa taong 2010? Ang panig ng dapat ay ipagtatanggol nang ipinagmamalaking makata ng Binyan, Laguna, si Rafael Pulmano. Ang panig naman ng hindi dapat ay ipaglalaban ng kinikilalang makata ng lungsod ng Batangas, si Lamberto Cabual. At ang maglalakandiwa sa ating balagtasan ay ang batitang makatang si Amado de Jesus. Sa pagsisimula ng ating balagtasan. Isang paksang sa panahon ay talagang napalakay. Ang sangayoy tatampok sa ngalan ng balagtasan. Dapat ba o hindi dapat na lumahok sa halalan ang lakilang boksingerong Manny Pacquiao ang pangalan? Tanong itong sasagutin at bibigyang katuwiran ng lahat ang naririto at nais kong anyayahan. Kaya't sino mang naritong sa pagtula ay may hilig, aking inaanyayahang pumagit ng buong kisig. Ang nais ko sa pagbikas ay may rima at may himig, yaong tulang kung pakinggay lumilikha pa ng awit. Dito'y inyong patunayang sa larangan ng panitik, tayong mga Pilipino'y may isipang matalisik. Maginoong lakandiwa, ako ngayon sumasagot sa pangalan ni Balagtas na makatang lubhang bantog. Iyang inyong panyayay tinatanggap kong malugod. Payag ako na si Pacquiao sa halalan ay lumahok. Kapag siya ay nagwagit, sa tungkulin ay naluklok. Buong bayay liligayat, magdiriwang tayong lubos. Idolo ng Filipino, at si Manny ay kilala, na may pusong makataot, kabutihay kitang-kita. Siya'y dangal nating lahat ng manalot makibaka sa kapwa-boksingerong sa suntukay kayang-kaya. Kaya nga o lakandiwang may masusing panyaya, ako ngayon ay tulutang makapanhik sa tribuna. Kung ang iyong mga tula ay madiwa at mainam, halika na at umakyat sa ibabaw ng tanghalan. Sa tula mong bibikasi, iyoritong patunayang idolo mong boksingeroy na rapat sa halalan. Sa paglapit ng makatay, hinihiling ko niya lang sa lulungin natin siya ng matinding palakpakan. Ako'y buhat sa lagunang lalawigan ng pag-ibig, sa bayan ng mga puto, ng kutsinta at pinipig. Ako ngayon manunulang naghahandog ng panitik sa naritong kababayang
nakabukas ang ulinig. Lingkod ninyong si Rafael Pulmano ay nagsusulit. Paglaok sa politika, ni Pacquiao ay tama't matwid. Sinungaling na makapa, walang turing at paghahas. Buksingero ay ibig mong sa halal ay mamayagpag. O mahal na nakandiwa, tutulakot ko sa lungat ng Makatang nagahambog kong tula at maghayag. Ang Makatang ganyang uri para lamang ibong uwa na ang ngalay sinasambit habang siya'y lumilipad. Sa Kaliman na si Manny, may magandang kapalarang maging isang buksingerong pinakila sa suntukan. Bakit siya ay susubong pumalaot sa halalan sa maruming politikang likmuan ang tampalasan? Lakandiwang ngayong gabi, may anyayang mahinusay. Kung ako ay sinatanggap, handa ako patulaan. Malugod kang tatanggapin kung ang iyong ngayong dala ay kampera ni Balagtas sa tulaing magaganda. Umakit ka sa tanghalan at sabihin kung sino ka, saka dito ipagtanggol ang panig mong buong sigla. Kung ikaw ay disididong sa tulay lumusog na, hinihiling ko sa madlay, palakpakang masakana. Mula ako sa Batangas, mga lipi ng Tagalog, saang tulay inaawit kung ang puso'y nadudurog. Ang ngalang kong isinuga ng tadhana sa Bulaos ay si Lamberto B. Cabual na binubo sa pag-iro. Ang tanong lang Lakandiway, sasagutin kong masino, ayaw ko na si Pacquiao sa halalay manibulos. Yamang dito'y may makatang kapwa-handang mamaltag at ibig na magpasiklap sa maraming nanonood. Itong panig nitong dapat ang wala ko itatampok na si Manny ay tulutang sa halalay makilaho sa patindig ni Paul Manong na ititing at laas loob. Palakpakang masigabo ang sa kanya ay isuo. Sa ilalim ng saligang batas nating umiiral, ganito ang nakasaad na taghanang buong linaw. Hindi pwedeng maihalal na pangulo ang sinuman, maliban kung siya isang Pilipino ng isilang. Botante siyang rehistrado, Pilipinas ang tirahan, at marunong na magsulat at magbasa, si Pacquiao yan. Sinadya nang nagsiugit ng sagradong konstitusyon na bigyan ng tsansang patas ang sinumang may ambisyon na maglingkod sa gobyerno at maluklok sa posisyon, mahirap man o bayaman, kapos man o sobrang dunong. Pwede kahit ang artista, aktivista, manananggol, economist, boksigero o angkor ng TV patrol. Kaya ako'y nagtataka sa makata ng Batangas na hindi ko mapagwari ang punto ng pagbabargas. Ang People's Champ, ibig ko ngang sa halalan mamayagpag, ngunit hindi bilang boxer sa kasino ng Las Vegas, kundi bilang Pilipino, residente ng Pilipinas, at botanteng marunong din sa magbasa at pagsulat. Si Manny pag nagtampisaw sa maruming politika, ay may mga nangangambang matutulad na rin siya sa maraming politikong pagnanakaw inuuna para itong isang sakit na matindi makahawa. Ang alinbang karamdaman pag ginamot may pag-asa, subalit kung pabayaan, pwedeng maging epidemya. Alalaon baga bunying katunggali kung paano ang labadang marurumi sa halip na iwasan mo ay harapin mo at labhan gamitan ng pampabango, gayon din ang ating bansang
nalulugmok sa impyerno. Kailangan ang matino, matapang at may prinsipyo at si Manny Pacman Pacquiao ang angkop na kandidato. Unang kinbin ni Paul Manoy may halupit na panggulat sa katalong sa tingin ko'y nakadukmok sa mag-ilag. Ngunit ako'y may akalang may sa palos kong umiwas ang makiting na makatang nagbuat pa sa Batangas. Sa pagkindi ni Kabuaw sa balaspas ng harapa, ang hiling ko'y palakpakang at ikabot walang kupas. Hindi ako nang babargas, lalong hindi na abuso sa takbo ng politikang itinatag ng gobyerno. Dihin ako tumututong sa marangal na katalo na sa aligang batas natin may tadhanang mga tao. Ngunit bayan, mag-isip ka. Ang champion bang boksingero ay may batas na gagawin kung mahalal sa Kongreso? Si Pacman Man ay kilala, boksingerong may kalidad, idolo ko, idolo rin nitong aking kabaragtas. Ang mundo ng boksingerong may tagumpay na matatag sa mundo ng politika'y lupat langit yung agwat. Kung siya may kamaong parang lintikong ibigwas, pagpasok sa politika'y bangkay siyang maagnas. Ang lingwahe ng kamao at lingwahe niyang dila ay larangang magkaiba't magkalayong di kawasa. Talumpati sa Kongresong matalisik at madiwa ay iba sa pambubuntal ng kamaong walang sawa. Boksingero'y sampay bakod, kumbaga sa manunula, sa bulwaga ng batasang politika ng hiwaga. At si Manny ay lumaki sa pagsasanay ng boxing, nagbuhos ng kakayahan at tiyagang buong giting. O siya'y nagpunyagit ang tagumpay ng sapitin ay inula ng papuring bantayog ng dangal natin. Bawat tao'y kanya-kanya ng maselang na tungkuling. Itinakda ni Bathalang masinop na talimahin. Ganyan din ang politikong hinuhubog ng panahon. Simula sa pagkabatang, maghanda ng kanyang misyon. Kung matuksot maghaman sa salaping sang kabunton, mananagot siyang tiyak pagdating ng Armageddon. Manny Pacquiao, makinig ka. Politika ay patibong. Lumagi ka sa boksing mong biyaya ng Panginoon. Ibigat ang magkahaw ang balatsati na lupa nang tumindig ang nakatang napatanyag sa batangan. Ngunit itong kabalagtas na may dubil sa tulaan, tila ibig nang sumakot at gulpihin ang kalaban. Sa tindig ni Paul Manong may unos na tanantangan. Palakpakan natin siya sa pagtuloy ng ganahan. Unang banat pa lang itong kalaban kong may amnesia, nalimutan na kaagad kung ano ang aming tema. Anya bayan, kung si Manny ay mahalal, mag-isip ka. Aba, bayan, pagboto mo, di pagboto'y bahala ka. Iyong karapatan, ang kay Manny na may iba. Dapat ba siya o di dapat pumasok sa politika? Magkaibang lupa ayon sa makatang Batanggenyo, lengguahe ng kongresista at lengguahe ng boksingero. Sa interview, kahit Ingles ni Manny ay kumakanto, nakatigil, nakatutok sa TV ang buong mundo. Veteranong mambabatas kay gagaling magdiskurso, ngunit sinong nakikinig? At sino ang may respeto? Malabis na minaliit ng katalong mabangot siya ang purol ng pag-iisip ng idolo nating madla. Mga turo ng Biblia
nalimutan na rin yata na ang tunay na talino sa may kapal nagmumula. Si Manny ay makadiyos, di niya ikinahihiya ang magdasal di gaya ng mga tropong walang hiya. Sa tanong ng kalaban kong ang champion bang boksingero ay may batas na gagawin kung mahala sa Kongreso sa aklat ng Lumang Tipan. Sa bahagi ng Eksodo, bukod pa sa 10 utos, may iba pang libo-libo na batas na naisulat. Alam mo ba na kung sino? Si Moises na isang pastol. Gabay niya ay Diyos mismo. Lumalaki gumaganda itong ating balagtasan, kaya ako ay titigil na lagi na sa pagitan. Papangit na lang ako kung talagang kailangan nang di sila maabala sa maalat na sagutan. Ang titinding ngayong mali sa pagbikas na ilam ay si Kabuan ng Batangas, palakpakan ang iyalay. Hindi dapat lamanangan sa pagiging isang tanyag ang idolong boksingero nitong ating bansang liyag. Kabalagtas, iringap mo ang pananaw at magmatyag na boksing at politika'y parang sagang walang tapyas. Boksing nga ni ay mapula, ngunit itim ang kabiyak. Ang ulap ng politika ay kay Manny magbabagsak. At sapagkat ang butante, marami pang dumut mangmang. Si Pacquiao ay maaaring sa eleksyon magtagumpay. Kung sakaling mananalo, anong ating aabangan? Ang gagawin kaya'y ano sa Kongresong kalalagyan? Mga pagak na artistang nahalal sa katanyagan, kabilang na si Aroon na malimit pagtawanan. Sa Senado at sa Kongreso, ang artista ay tama na. Huwag nating pabayaang komedyante dagdagan pa. Kung si Manny may budhing makabayang sumisinta, di na siya magmimiting sa halal ay mag-abala. Sa distrito politikal ng Mindanao na kay Sigla, ay ano ba ang gagawing pamalakad na maganda? Manunungkulang ba siya sa tulong ng tagapayo at bongkos ng Alipores na kampo ng mga tuso? Sila-sila'y may agyentang pansariling ito todo. Balik ho ang mangyayari magbuksing man sa Kongreso. Si Pacquiao ay pagpugayan bilang isang boksingero. Subalit sa politika, batuhin ng manggat puto. Marami ang dumut mangmang sa butanting mamamayan. Marami ang nabibili na sa laping kumikinang. Marami rin ang may utang na loob na tinatanaw at maraming hindi yamak ang uhaw sa katarungan. Kahinaan ang lipunang sinasamantala naman ng pinunong tanging hangat, sarili ang paglingkuran. Ito'y mga kahinaang naghahanap ng unawa, kahinaang humihingi din ng limos o ng awa, kahinaang naghihintay ng matapat na kalinga, kahinaang si Pacquiao lang ang pag-asa nitong bansa. Isang bansang nananabik, maibalik ang tiwala sa gobyernong malaw nang ang dangal ay nawawala. Bakit silang mga dungo at mangmang ay pumapatol sa artista at boksingerong kapwa nila di marunong? Sa kanila nasisilip ng botanteng nagugutom ang pag-asang di matanaw sa henyong administrasyon. Kahit hungkag na pag-asang bunga lamang ng ilusyon, kapalit ng nakaupong hanggang buto ang korupsyon. Kung si Manny ay talagang may hangaring makatulong sa bansa at kababayang nakaharap sa daluyong, limutin ang politika
bumuo ng isang layon na magtayo ng youth center na sa bayan na uukol. May karate, boxing, tennis, paglalangoy at basketball, kumpleto sa pasilidad, ako'y diyan kasang-ayon. Sa ganito'y malalayo ang kumpol ng kabataan sa hibo ng bisyo, droga, basag ulot, kahalayan. Magagawa niya ito? Tutulong ang karamihang foundation sa ating bansang makataot makabayan. Hindi ba't sa Paranaque training center ay kay Inam, sa sikap ni Plus Ilorde, sa boxing din hinangaan. Di naabot ni Ilorde ang kay Pacquiao na naabot. Sa tugatog nitong boxing na tila bagintong bundok. Subalit si Plus Ilorde ay may diwat niloloob na sa bayat kabataan magmalasakit ng lubos. Di pagtulong ang kay Pacquiao na hangaring binubunsod. Manapay self-aggrandizement parang matsing naglalagot. Maganda ang panukala at payo ng kabaligtas. Yan nga'y kaya niyang gawin, ngunit bakit tinatagpas? Bakit nililimitahan ang kaniyang abilidad? Bakit tanging ang pagiging boksingero'y itatapa? Siya naman may talento sa iba ring kapasidad. Recording niya't pelikula'y kinapkilig din ang lahat. Kung siya ay nanatiling boksingerong pang-amateur, di nagsikap na maging pro at umakyat ng dibisyon. Kung siya ay di pinayagang sa kanbas ay makabuntong, walang manipakyo tayong bayanin ng buong nasyon. Ganyan din sa politikang masusubok lang ambisyon kung hindi mo pagkaitan ng tsansa at pagkakataon. Tsansa at pagkakataon, nakuha na niyang lahat ng magboxing, mag-artista, mag-komersyal na palabas. Ayaw pa ba naman niya sa tayog ng pagkatanyag at gusto pa na sa langit ang kapritsyo'y makalampas? Samantalang itong bayan, ibong sawing umiiyak, kasakimang bagamundo'y may parusang nakagaya. Sa ngalan ng politika'y hindi lamang yaong puso ang marapat na ibigay sa kabayan at kabaro. Kailangan self-expression, kakayahang katutubo. Si Pacquiao ay wala niyan, totohanan man o biro. Di ko hangad na ang tanyag na si Manny Mapalaho, ihahantad ng kalaban, kapintasan ni Atbaho. Hindi siya nagahangad ng higit pang katanyagan, nais lamang makatulong sa bayan niyang minamahal. Kapintasan niya at baho, di na dapat pagpistahan. Na di na ba mas matino ang maraming iba riyang mapuporma, magagaling, mauhusay, mararal, ngunit sobrang mangurakot at ang mukha'y makakapal. Ang mukha nga ay kakapal kapag laging ipipilit. Si Pacquiao sa politikang may talang ay walang langit. Walang sarang masisira ang imahini at kisig at sa hangad na kagitna ay sarsalok ang mapanis. Masasayang ang inimpo na dignidad at dolyares ng idolo nitong lonang parisukat na malinis. Si Manny ay nagkukusang masagip ang Pilipinas. Ikaw na may mas porsiging si Pacquiao ang mailigtas. Gumastos man sa kumpanya si Pacman ng limpak-limpak sa sariling pawis mula at di galing sa kulimbat. Di man galing sa kulimbat ang salapi masasayang kung gastusin sa kampanyang may nagambang kasalanan. Guguli na ang dolyares sa proyektong maiinam na para sa mga dukhap di sa bugok na alalan. O
proyektong mas matutupad pag si Manny ay nahalal bilang mayor, gobernador na pwesto ring politikal. Politikal niyang pwesto kung anumang kahinatnan pipinga sa dangal niya at sa ating kabansaan. Dating dukha, ramdam niya ang dusa ng mamamayan. Simbolo siya ng pag-asa ng sikmurang kumakalam. Kumakalam na sikmuray, patay mali sa pag-asam. Tinatalaw na simbolo, bantayog ng dusa't panglaw. At kanino pa aasa ang mahirap sa mayaman? Sa matayog yung aral kahit na nga mapanlamang? Kung si Manny ay idolong pag-asa ng karukhan, hindi dapat napagamit sa kuhilat sa langgapang. Silang sukab sa langgapang at sipsip ang pagbawalan. Pagbawalan mo si Manny sa ibu ng kaibangan. Makulit ka! Kung gusto mo, tayo na lang magsuntukan! Ang suntok ng Batanggenyo'y simbagsik ng Bulkang Taal. Iboto si Manny Pacquiao! Magsitigil kayo ngayon kung ayaw naman ang bangos, imisin ang mga kalat, bibilangin na ang puntos. Lumalangin na ang gabi at kayo na ay naman maos. Baka tayo abutin pa ng matok sa pagtila. Kababayan kanina pa, matiagal na katutok o nananang palakpa. Ang dalawang nagpanuntok. Alinman sa politika at boxing ay mayroong dangal. Ngunit naaw kapag sila ay kombinasyong pinagsabay. Pagkat hindi maaaring paglingkuran ng sinuman ang dalawang Panginoon sangayon sa bagong tipan. Ang panahong gugugulin sa gobyerno pag nahalal, hindi pwedeng isisingit sa ensayo tuwing may laban. Sa boxing ang buong bansa, sundalo man o rebelde, opposition o pro-gloria na pag-isa na ni Manny, pati mga mandurupot at polis na ang uhuli, sa PBI nakatutok, tahimik ang bawat kalye. Ang ganitong ginagawa ng civilian at military parang bulang sasambulat sa eleksyon kung sasali. Naiangat na ni Pacquiao ang imahe nitong bansa. Huwag sanang matuksupang mag-anyaya ng pagkutsa. Bayani na siya ngayon sa mata ng buong madla. Huwag sanang magpasusol sa kapi ng ibang dila. Ngunit ako'y nalinihis sa tungkuling napatakda bilang isang taghatol sa dalawang nagpambangga. Si Pulmano ang may sabing sa usapang nakalahaan. Panglaok sa politika ni Pacquiao ay narapat. Ito naman ay tinutulan ni Cabuan na hindi payag dahil ayaw niya niyang idolo ay mapahama. Sino nga ba sa kanila ang higit na nakaanga at dapat na maging kampiyon sa laman ng walang pakna? Atin muli sa rewind ang katwirang isinaysay ng makatang taga-Binyan na dapat ang pinanigan. Si Pacquiao daw ay simbolo ng pag-asang di matanaw ng batanding nangangarap may ahon sa kalukhan. Dino sa kwil sa hanganing maglingkod sa kababayan ang alam nakakarampot dahil Diyos ang gagabay. Liwanag ni Rafael na ang paksay na katuon sa kung dapat o di dapat na lumhok sa eleksyon. O pumasok sa politics, si Pacquiao na boxing champion na niya'y karapatang personal ng may ambisyon. Kung dapat o hindi dapat, naiboto siya ay ibang tanong na batanding mamamayan naman anya ang hahato. Karapatang magsimiksik sa tanggapang politikal. Konstitusyon mismo natin malinaw daw na sandiban. Paggalang ng mga tao kay Manny ay gayon na lang. Maski Ingles, butaw-butaw, buong mundo'y nagpupugay. Sa alip na awatin siya dahil baka gamitin daw silang mapagmanipula ang dapat na ipagbawal. Panig naman ni Lamberto ng Batangas na nagtanggol
sabi dapat ang katwirang posisyon natin ngayon. Kalarangan daw ng boxing, si Manny ay isang kampiyon. Sabalit sa politika, magmumukha siyang tengkoy. Hindi na raw kailangang maghangat pa ng posisyon kung talagang nais lamang sa bayan ay matulong. Mga proyektong pang-sports ang dapat daw pagtunan. Sa halip na politikang patibong sa kanyang dahal, binanggit na nimbaway plus elorde ng nagdaan na nagsikap makatulong ilayo ang kabataan sa bitag ng mga bisyong naglipana sa lipunan, itinayong training center, marami ang nakinabang. Kahit na raw mga tao ang saligan nating batas, ang boxing at politika ay lupa't langit ang agwat. Ang baksik ng kamao niya, babangis at walang habal, sa larangan ng suntukan ay di pwedeng ipantapat sa tangas ng pag-iisip at dulas ng pangungusap na puhunan sa Kongreso ng hinugnangong babatas. Tungkulin kong nakangdiwang sa nagtalo ay gawat ang hatol ng halaga ng maingat na maingat. May matuwid si Rafael sa pagtulang mabanayad na si Pacquiao sa halalan ay tumakbo at mangarap. Ngunit dito kay Lamberto, nang diway nagniningas, katwiran din na si Manny sa eleksyon ay di dapat. Ano pangat wala akong may tulak at kadigin? Pagwa sila may matandang hinangasa at layunin. Nangangbatuloy akong ang sinumaisip hayuin pagkat baka matintasan at mansagang walang turing. Ang hiling ko'y palakpakan sila't huli tagubilin ay kayo na ang humatol, ang mabuti ay pulutin. Sa nakalipas na mga sandali, ay sumayin niyo ang Balagtasan. Magpadala ng inyong hatol sa balagtasan ito. At habang papalayo ang kumakaway naming mga kataga, alalahanin natin ang masining na Pilipinas ay mayaman sa balagtasang walang kamatayan. Salamat sa inyong pakikinig.